Charles. Good morning po. Good morning sa ating lahat. Bali, today is March 21, araw po ng Lunes. Bali, pagpapatuloy natin yung ongoing project natin. Day 45 na po tayo dito sa ating ongoing project na isang Mia Townhouse na matatagpuan po rito sa may Lumina Phase 1. Ayan. So, check natin kung ano yung assignment natin today. Ako naman ay pupunta kami ng opisina para po mag-fill up ng gate pass na gagamitin po doon sa ating mga tiles. Tsaka doon sa PVC na ikakabit po dito sa ating fence area, yung Pisa Minyarod. So, PVC po yung pinapa-install doon ng may-ari na bibili naman natin sa may all home. Yan mga Karos, samahan nyo po muli kami ngayong araw po ng Lunes and enjoy watching po. Ayan na, dito na tayo mga Karos. Yeah, good morning, good morning. Yeah, good morning, JJ. Good morning. Yeah, Joe, superstar JJ. Morning, morning, good. Good morning, good. Good. Yeah, good morning, Pansky. Good morning. Yeah, syempre, Master Jojo, good morning. Morning, good. Ayun na. Ayan, maraming salamat muli sa kliyente namin kahapon na si Sir Don at si Ma'am Lisette. Thank you sa opportunity. Yan, abangan natin yung kanilang abubungan kung magkakaroon pa ba ng leak after nung renovation kapag umulan ng malakas. Ayan, dito na po tayo. Ayan, start na uli ng trabaho. Ganda ng weather. Medyo malamig pa. Yan o. Bali, ito yung aming day 45 po dito sa ating project. So, si JR, syempre, more on plastering na yan. Siya yung pinakamano sa amin sa palitada. So yung mga kanto siguro nitong mga binutas namin dyan sa bintana, sa pinto, yan, naayusin na po yan, re-retokihin na. Tapos si Master Jojo, plumbing works. Yan, plumbing works dito. May mga iba pa tayong bibilhin dito, Karo House, na materialis para makompleto namin to. Siguro yung elbow, yung teeth, yan. Tapos andito na rin si Ogi. Yan o, good morning Ogi. Good morning. Kompleto na po yung tropa rito. Tapos yung huling araw namin dito nung Sabado, bago kami mag-day off, dapat to naka-framing na sana. So yan yung isa sa mga asikasuhin na banggit natin sa intro. Gamit itong mga metal paring. Yan, lalagyan na ng framing yan. Tapos si JR naman po ay magbibistay muna sila ng bukangin. Ayan si JJ. JJ, anong assignment mo ngayon? Sa bubong. Yung bubong. Ayan, assignment ni JJ. Sa bubong daw siya. Di sa taas. Mga ganito yung karos. Yung mga tinutukoy namin na yung mga kanto niya bubuhayin. Pa isa-isa lang. Pa konti-konti lang. Hanggang sa matapos. Kagaya rito, may mga palitadahin pa po rito. Baka ito, galawin din namin. No, ito muna. Nahin namin to. Nag-informe sa tropa. Bali, ito nga palang hagdanan. Yung may-ari kasi naniniwala doon sa mga parang oro, plata, mata. Gagawin dito, babaguhin namin yung bilang nito. So, dadagdagan or babawasan. Nag-informe po sa diskarte namin dito. Kailangan kasi oro, plata, mata. Magtapos po sa mata yung ano. Kung hindi ako nagkakamali. Oro, plata, mata. Kailangan nasa mata yung ano. Yun dun, yung sa pinakataas na step. Kaya dito kami mag-a-adjust. Ito kasi mga Karos, mahirap nang baguhin to. Andito na to. Andito na lang tayo mag-a-adjust. Yan, magbibistay muna sila JR. Dito. Tapos tayo naman, bibili tayo ng mga kulang pa pong gamit dito. Ayan, may mga gamit po kasi doon sa plumbing na kulang. Tatakbo tayo rito sa malapit na hardware. Ayan, layout na muna sila Master Jojo rito. Ayan, framing nito. Tapos mamaya, bibili natin sa all home yung ikakabit na TVC dyan. Tapos dito naman po sa toilet and bathroom. Ayan, nililinis muna to ni JJ. Ayan, dito muna siya. Tapos mamaya doon sa bubong para mag-apply ng waterproofing tape.
Linis muna, tapos magpa-plumbing sila rito. Bibili muna natin yung iba pang kailangan rito. Tapos mamaya, mamimili sila JR kung ano yung mga lalagyan ng plastering dito. So, pwede to. At saka itong pader na to. Yan o, yung mga pader dito, nangangailangan pa ng mga plastering. Yan, tapos unti-unti, bubuhayin yung mga kanto. Makikita nyo rito, mga bakbak po yung mga kanto rito. Mga pinagtibagan. Ayan, unti-unti pong bubuhayin ang mga kanto nito. Lalo-lalo na dito sa may mga sunroom. Ayan o, para mapasukata natin kay Master Batang pagkatapos. Ayan, mapasukata natin para makabitan to ng mga sliding door. Ganyan yung assignment natin ngayong araw. Ayan. Ayan, magbibistay muna rito si JR tsaka si Pansky. Ayan na. Ayan tayo, bili tayo ng mga fittings para doon sa loob kasi kulang pa yung na-declare sa atin ni Foreman na mga materialis. Ayan, dyan lang naman yun sa may labas. Balikaraos, ito yung mga binili natin na nakaraang linggo. Ayan, kulang pa to. Kasi nung naano na to, nung nalinis na at lumitaw na to, unti-unti na nakikita ni Master Jojo kung ano yung mga kailangan pa ng materialis. Tapos yung ibang pipe naman nandito. Ayan o. Ayan, dadagdagan pa natin to. Ayan, Karo House, galing na tayo rito sa hardware. Mamili tayo ng mga fittings para po doon sa plumbing na gagawin po ni Master Jojo doon sa toilet and bathroom. Tara! Let's go! Ayan, Karos, dito na ulit tayo. Ayan na. Medyo maingay sa loob. Ayan, bali 885 pesos. Bumili na rin tayo ng tatlong switch na gagamitin po sa kwarto tsaka sa CR. Ayan. Para may kabit na. Dito po sa kisame, ayan ha. Nag-set na si Ogie ng framing gamit itong mga metal paring. Siyempre, yung metal paring natin heavy duty. Tapos mamaya, bibilin po natin yung para dito. Yan, may papakita ko sa inyo yung i-install po dito. Tapos si JJ, nag-chipping gun po siya rito. Yan, habang unti na lang to. Ayan, tapos na lang po to. Ang buong tiles dito. Mamaya mag-aana na si Master Jojo rito. Pa-plumbing works na. I-check natin yung sa taas. Ayan, dito si JR tsaka si Pansky pa rin, syempre. Magkatambal. ito, gamit po itong ating 1x2 na aluminum. Ayan, binabarahan na po pala nila ito. Tapos, ayan, pwede na po nating mapasukatan yan kapag natapos po yan. Tapos yung dito, ayan, kisami na lang ito. Bali, tugang switch yung ilalagay natin dito. Dito rin sa kabilang kwarto. Tsaka dito rin. Bali, ito pong hanan dito. Pang testing lang, mga luma po ito. Yan, papalitan po lahat yan ng bago. Tapos dito mga karos, yung inakyat kong toilet and bathroom doon, ito na po yung kanyang pinaka drain at saka yung sa pinaka magiging papuntang daluyan ng septic tank. Ayan po. Ayan sa water closet. Sa floor drain naman itong didos. Ipapakita namin sa inyo yan pagka malapit na matapos. Kung paano po hindi makikita yan, may tatago po natin yan dito. So, mga fittings na binili po natin karagdagan. Yan, tuloy-tuloy lang po yung trabaho dito. Tapos ito, Karohaus, ipapaschedule na po natin ito. So marami na to. Kung sa tatantsahin ko, ano to? Tatlong truck or baka mag-apat.
Ang dami na oh. Yan, papahakot na po natin to. Sa magtatanong nga po pala, itong mga kahoy na to, kung saan napunta or mapupunta, pinamimigay ito ng may-ari. Kasi wala naman tayong kasiguradahan na yung sa susunod nating na mga project, kung mag-i-slab tayo. Tsaka yung mga hulma po nito, iba yung sukat. Kunyari, depende rin ho sa poste. Kaya kunyari, kung gusto nung susunod na kliyente natin na maliliit poste, mas maganda magamit siya. Kung malalaki, ay hindi po magamit yung iba rito. So, pinamimigay na po ito nung mayari. Pero, ang napagbigyan nito, yung tropa. Yung sa tropa niya po ito pa pinamimigay. Unti-unti, nahakot po ng tropa kapag day off. Yan, bumabalik sila rito. Tapos, ito, yan, ipapahakot na natin to. Para pagka lumuwag na rito, maalis na rin po natin yung mga kahoy na yan kasi pinaalis na sa atin ng OIC ng Lumina. Maari ho kasi makadisgrasya to. Marami pong mga bata naglalaro rito, paminsan-minsan, maghahabulan dito. Ang lalaki ng mga pako ho nito. Yan. Maya-maya nasa ano tayo mga karos, nasa Olongs tayo. Pupunta po tayo rin. Ang bibilin po natin yung para dito sa Kisame rito. Pero hindi pa naman po nito ikakabit ngayon. Mag-electrical pa. Yan, meron nga pala akong 6 na ilaw dito na magkakasunod. Tapos sa dito ho, merong isang ilaw sa magiging IBS niya. Papunta rito. Naglatag na ng scaffolding sila, Master Jojo rito. Unahin muna yun nasa taas syempre. Yan yung linya ng drain. Linya po nung floor drain at saka yung sa water closet pababa po rito. Hanggang sa maitap po natin dito sa series line po natin yan dito. Yan, break time muna. Yan, natuwan-tuwa yung isa rito pag break time. Break time tayo. Yan na yung merenda namin ngayong maga. Asit canton. Asit canton tsaka egg. Itlog. Bakinamin. Scramble. Bakinamin. Sino nagluto niyan? Superstar! May lutuan na kayo rito. Yan, may naluto po nila dyan sa tindahan. Pagka ganyan na, magkano yan? Yung charge yan? Depende yung ano eh. Depende. Eh, nagmahal kasi ang kasama nyo yun. Kaya, mana din yung paluto. Nagmahal din. Tama na! Nasabi na yan eh. Okay lang kung nagmahal eh. Huwag lang tamakbo yung kamay. Nagmahal mo na rin siya. Nagmahal na. Kaya na, Jo. Nagmahal pa yung kamay. Ay. Good. Tara mga kalos. Tara tayo. Po. Samahan nyo kami. Yan, shoutout kay Sir Romeo na isa rin na nangongontrata rito sa Lumina. Yan, good luck. Okay. Good luck, more project ka. Sige, sige, sige. Yan, dito tayo sa opisina po ng Lumina. So, ang ipapasa natin na gate pass dito para dun sa karagdagan na simento, buhangin, adhesive cement para sa tiles. Nagagamitin po sa corners, sa slab at saka sa harapan ng bahay. Yan, syempre tiles na rin. Tapos syempre yung mga gagamitin na plywood, basta kahit anong uri ng boards, nagagamitin sa mga ano, sa finishing carpentry. At saka yung pull out gate pass natin. Yan, tara. Yan, okay na po tayo rito sa opisina. Yan o, another gate pass. Tapos nakuha ko na nga pala yung AutoCAD na aprobado ni engineer. Yan, aprobado na ni engineer to dito sa opisina. So, shoutout sa family, Panlilio family. Yan, sila yung susunod na gagawa natin. Okay, uwi na po tayo. Sakto, alas 12 na ng tanghali. Break time na kagad. Bali, itong nakuha natin dito na aprobado ng engineer, AutoCAD. Siyempre, ipapasa na natin to sa munisipyo. Pagka nagkaroon tayo ng oras, makaluwag-luwag, dadali natin sa munisipyo to. Yan, tapos syempre, ang approval nito para maibalik sa atin, 3 days. Tapos after nun, kapag-release na ng construction ban. Yan, tara, break time muna. Yan po mga karos, dito na po tayo sa bahay. Si Bingo, medyo matamlay po siya. Eh, hindi ko alam kung bakit siya matamlay. Bukas pala, pupunta kami nito sa veterinary. Nasa vet clinic. Tapos baka bukas, ipasa ko na rin po sa munisipyo yung nakuha natin na ano na requirements galing po sa opisina.
Yan, after ko po doon, dediretso kami sa vet kasi yung vet clinic ni Bingo sa May Tansa po. Uy, kumawa naman. Bakit hindi na maharot? Okay, nararamdaman nito. Hmm? Ang nararamdaman ni Bingo? Kumawa, oh. Oh, dapat pagkaganyan, hinahawakan ko ano na yan eh. Yung binubukan niya yung bingipin niya, yung bibig niya. Yan, ayun. Kumawa, Bingo. Kumawa. Yan, after natin mananghalian, balik trabaho uli. Yan, bali, check ko muna tong tropa rito kung may kailangan pa sila. Pagka halos wala na, ito tayong all home. Yan, bibili natin yung PVC panel. Tara. Okay, dito na po tayo. Ito yung nagawa ni Ogie yung pagpe-framing para sa PVC panel. So, pagka sa PVC panel naman, hindi naman po siya masyadong masinsin. Kahit ganyan lang po yung agwat. Yan. Wag lang yung sa hardplex. Sa mga ano ho kasi, pisin board, kailangan po every 30 cm ang spacing. Tapos dito nag-uumpisa na po silang mag-linya. Ayan. Tapos sa taas. Yan, ganyan po yan. So nasa isang linya lang naman po tayo kapag bumaba po yung tubig at saka dumi. E nasa isang linya lang din po dito. So dito sa floor drain, sa toilet area sa second floor, nakapitra pa yun. Para yung amoy po nun sa toilet area, sa water closet, ay hindi po sisingaw sa taas. Yan sa floor drain. Yan. E ganyan din po yung gagawin dito mamaya. Explain po natin yan bago mabuhusan. Tapos dito naman, sa taas. Ito yung taas natin. Ayan, mahusay yan ha, Jay ha. Para hindi mahirapan yung magsusukat, no? Oo, hindi mahirapan si Master Batang. Ayan, mamaya papupuntahin po natin siya rito para sukatan yan. Tapos tayo muna ay bibili ng wiring. Naubos na yung ating wire. Number 14. Flexible wheel. Yan. Tara, alis muna tayo. Yan, bumili tayo ng isang box ng wire dito. Bali, number 14, 2,800. Ayan. Tara. Yeah. Araw-araw sa bumili tayo nito. Apat na PVC. PVC pipe tsaka isang solvent pipe. Yan, para sa water line. Bali, 470 po ito lahat. Okay, karawas dito na ulit tayo. Yan, sa linya ng water line, ito. Kaya bumili tayo ng blue pipe, PVC pipe. Eh makikita natin dito yung pinaka series line. Ito yung size 3 na T. So ito yung sa para sa water closet po. Eh nakabang na yan, tsaka meron na pong allowance na 30 cm yan, bali siguro 33 to 32 cm kasi may tiles pa tsaka mortar. Tapos sa dito, ito po yung series line naman para po sa ating lavatory. Tapos yun, dito po isa para sa floor drain. Ito magiging toilet area. May makikita nyo naman na nakaway na yan. Yan, 3x2. Pasingawan po yan, papunta po din sa taas. Tapos ito na po yung final na paglilinya para naman po dun sa toilet, sa second floor. Yung sa size 3 na naka-series line dito, pababa. Yan sa water closet. Yan naman po yung naka-pitrap para po yun sa floor drain. Yan, tatakbo po yan pababa rito. Tapos bakit po dito nakalagay ito? Ito po ay mapapasama na sa palitada ito. Mapapalitadaan na po yan. Hindi nyo na makikita ito kapag natapos namin ito. Yan, tapos dito, nakaseries din po siya rito para house. Tapos naglagay tayo ng clean out dito. Tapos ito po ay nakaklibi naman. Simula ro, nakaklibi papunta rito. Floor drain po, yung sa dulo. Yan, shower area.
Yan, magiging shower area po yan. Magkahiwalay po yung ano nito, yung shower. Tapos dito, toilet. Yan, magkahiwalay sila. Hindi yung mga usual na gawa natin na merong partition sa loob na magkasama sila sa isang area. So ito sadyang pinaghiwalay. Yan, water line na lang po ang lalagyan dito. Syempre, meron po rito ng faucet. Dito banda, nagpaad. Faucet dito, tapos dito naman po is yung vitae. Tapos syempre, may linya rin purang faucet dito gawa ng sa lavatory. Tapos doon isa shower head na lang ang ilalagay po doon. Alright. Tapos nandito naman tayo sa may taas. Ito yung kinukumpuni ni JR tsaka ni Pansky. Ayan. Siyempre yung kanto, you know, yung napaliwanag natin kaninang umaga na unti-unti natin bubuhayin yung mga kanto ng mga binutas nating pader. Tapos mamaya may bisita tayo si Master Batang. Susukatan niya po ito. pupunta siya rito, Jay. Kaya inaano po ni JR to. Mga 3:30, nandito na po si Master Batang. Tapos dito na po tayo, Karo House. Ayan, may parating tayo na delivery. Ayan. Ito taas, boss. Sliding na rin lang. Ayan po, may delivery po tayo. Nandito na po tayo, mga Karo House. Yung karagdagang simento. Adhesive si Kuya. Adhesive tsaka buhangin. Ayan, para sa tiles installation na po ito. Sa slab tsaka sa corner. Nandito si Master Batang. Ayan, si Master Batang sinukatan na po yung yung dulo. Tapos ina-elaborate niya sa kliyente namin yung mga gagawin po rito. Ayan, karagdagang materialis po, 12,725. Ayan, adhesive cemento tsaka buhangin. Bisita tayo. Tama, break time ah. Ako napapabayaan ko. Muna papabayaan sa ano yun, sa hapagkainan. Tapos nandito yung mga adhesive at simento. Nandito. Tapos update naman dito sa mga water line connection. Naka-install na rin po. Yes, magiging niya rito, additional faucet sa bidet, sa lavatory. Ito po isa linya papunta doon sa taas, sa second floor. Tapos itong linya naman ito sa ano po to, sa shower. Tapos syempre naka-connection na po yan sa dating inabang namin dito na linya. Yan, syempre leak test muna kung hindi magkakaroon ng problema. Yan na. Ligtas. Kompleto na rin po yung tiles installation dito sa flooring sa second floor. Yan, meron na rin po yung tiles to na naka-install. Tapos yun dito na lang po. Yun dito ang hindi pa. Yan, ano yung paputo. Pagpipilian pa ng mga tiles kung ano yung mapipili ng may-ari dito. Kaya napakaganda na nung plastering dito. Sino may gawa nito, Pansky? Superstar! Yun ah. Ayos na. Tapos kanina nga pala nakita natin nandito si Master Batang kasama niya anak niya. Sinukatan na po ito. Yeah, may sukat na rin po ito. Check natin kung makakapunta yung maghahakot naman po nung panambak. Eh sana makapunta ngayon para mabawas-bawasan po yung mga kalat. Yan si Pansky at si Jer. Magsasalandra naman po sila ng mga buhangin niya yun para sa mga gagamitin bukas. Yan, tuloy-tuloy lang po yung palitada na ginagawa ni Jer. Yung mga kagaya nito. Yan, tuloy-tuloy lang yan, araw-araw po. Araw-araw lang po yung ano niya. Basta kailangan mahalaga, eskwalado po ito. Yan, pag sinabi eskwalado karos, yung Metro Morito tsaka rito, tsaka sa baba, metro dyan, tsaka rito, magtutugma. Ay, ganun din yung metro sa taas, tsaka sa baba. Tapos syempre dito, dahil kwarto po ito, naglagay tayo ng sukalo rito para yung tubig, ay, hindi po tatawid papunta dun sa kabila.
Tapos yung sliding door na ipapagawa dito ng may-ari, kailangan hindi rin po yung tubig, hindi po tatawid din papunta sa kabila. Siyempre, open area pa rin po ito. Na kapag umulan, pwedeng mag-slide yung tubig sa salamin, bababa. At mag-cause ng leak papunta doon sa loob. Yan, okay na po tayo rito. Ito po yung mga naganap ngayong araw po ng Lunes. Yan, day 45 po tayo. Yan po mga ka-Ross, bali papunta po tayo ng all home ngayon. Yan, bibili po tayo ng PVC panel na gagamitin po para sa kisame ng ating fence area. Yan, check natin kung ano yung napili ni ma'am na design at saka kulay ng PVC panel na gagamitin po doon. So tara mga ka-Ross, samahan niyo po muli ako dyan sa all homes. Let's go! Okay, dito na po tayo sa bilihan ng PVC panel dito sa may all home section. So bali, hintayin ko na lang po na makapamili yung client owner natin ng ano, ng kulay, ng disenyo. Yan, ito po ay gagamitin sa kisame. Okay, bali nakapamili na po yung client owner natin na gagamitin sa PVC panel niya. May ceiling. Tapos ito yung magiging pinaka-edging niya sa gilid. Siyempre, dapat yun yung kakulay po. Yan ang mahalaga, kakulay po nung binili natin. So, meron naman po yan, ano eh. Uniform niya kung ano po yung para po dun sa ano, napili niyo na PVC panel. Yun din po yung magiging edging niya. Yan yung connector. Yung edge connector. Yan, tapos karos ito, una tong kinakabit, kaya mahalaga to pag binili nyo yung PVC panel, bilhin nyo na rin po ito. Yan, una po yung kinakabit. Tapos yung napili naman po nila, ma'am, na PVC panel, para gagamitin sa kisame, ito po. Ang presyo niya isa, 367. Tapos karos, kapag ano po ito, interconnection po ito, ito yung kanyang interlock. Pero ito yung kanyang interlock. Ngayon na babarinahin, bubutasin. Tapos sa iriribit po sa metal paring. Ngayon idudugtong uli yung another na PVC panel. Yan dito sa gilid. Yan ito. Dudugtong po yan dito. So hindi niyo na makikita yung blind rivet, nakatago na. Yun yung sikreto niya, kaya kapag naka-install to, hindi niyo makikita yung pamakuan niya. Yan, yan yung napili po nila. Tapos umorder tayo ng 24 na kornisa. Yan, 1x3x10. Yung disenyo niya, ano, Victoria na cornice. Ito po siya. Para gagamitin po sa kisame, sa second floor, tapos sa baba. Yan, 24 muna. Sakaling magkulang, yan, balik na lang. Yan na. Yan, Karos, dito na tayo sa labas. Medyo madilim na. Okay, ito yung mga pinamili natin dito. Cornisa, 24 piraso, 1x3x10. Tapos bumili tayo ng PVC panel. PVC panel. Tsaka syempre yung kanyang pinaka hinges. Tapos bumili tayo ng drill bit para po sa paggagamitan natin ng hinges para sa wall. Ano yun? Ito yun. Hinges sa pintuan, kasi kanina nakita na natin kung ano yung kailangan ni ma'am na pintuan. So bumili ulit tayo ng tatlo set, dalawa kada isa. Tapos bumili tayo ng drill bit, dalawa. Dalawang drill bit. Ito yung cornisa, 24 piraso. PVC panel at saka yung kanyang edging. Nandito na yung edging. Papa, ano ito po? Tatali na lang po yan ni Kuya. Yan, magkano po lahat itong pinamili natin dito? Nasa 14,470.75. Yan o. Oh. After nito mga ka-Ross, makaka-uwi na po tayo. Yan o, maraming salamat, Fred! Thank you, thank you. Yan, maraming salamat, shout out sa pag-asip. Yan, okay na po yung mga materials natin. Tara, let's go! Balihan po mga ka-Ross, nandito na po tayo sa bahay, nakauwi na po tayo. Eh si Bingo, sobrang tamblay niya po ngayon mga ka-Ross. Ayan o, medyo namumula yung mata. Sobrang tamblay niya.
Antayin nyo kahit anong gawin ko. Tapos may napansin talaga kami sa kanya yun. Yung mga ano niya dumadami. Pakita natin sa video, baka may mga makapag-comment. Ayan o. Tapos yung parang sa pinaka ano niya pa, pinaka-ari niya pa, may bumukol. Sana ano, okay lang si Bingo. Bukas naman dadali namin siya sa vet. Kasi first vaccine niya. Ang kawawa si Bingo. Ang kawawa po. Ano, hindi rin namin alam kung ano po talaga yung dahilan kung bakit siya nagkakaganito. Ayun, napakatamlay. So anyway, bukas na, Bingo na. No. So bet tayo bukas ha. Yan mga Karo House Bali, shoutout po muna kay Sir Jojo Cantada TV. Tapos belated happy birthday po kay Sir Richard Corpus noong last March 19. Ayan, shoutout po sa inyo. And more birthdays to come. Paano po mga Karos, maraming salamat po muli sa pagsama, pagbisita dito po sa aking channel. Kita-kita tayo sa susunod na video. God bless and ingat po palagi.